effective, ngunit maaari magkaroon ng serious side effect. Okay. Hello guys, welcome back po muli sa aking channel. It's me again, Betchay. At sa video na ito, ating pag-uusapan ang isa sa mga pamamaraan para hindi nyo mabuntis ang inyong mga girlfriend or ang inyong asawa kung hindi nyo pa gustong magkaroon ng anak, no? Kung hindi nyo pa pinaplano. So, ang pamamaraan na ito ay tinatawag na birth control pills. So, pag-uusapan natin sa video na ito kung ano nga bang birth control pills, ano ang mga side effect nito, ano-ano ang mga health risks sa pag-inom nito, safe bang uminom ng birth control pills ng pangmatagalan, at paano nga ba ito iniinom. So, sa video na ito, sasagutin natin ang mga katanungan na yan. Pero syempre, bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, please wag mo kong kakalimutan mag-like at mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga i-upload ko na videos. At pwede mo ding i-follow ang aking Facebook page at Instagram account at Nurse Betchay. Pwede nyo rin pong i-share ang video na ito para makapagbigay po tayo ng impormasyon tungkol sa birth control pills para sa ating mga kaibigan at kapamilya. Ang birth control pills ay isang klase ng oral contraceptive na naglalaman ng hormone. Ang hormone na ito ang pumipigil sa ovaryo para maglabas ng itlog tuwing ovulation day ng isang babae. Pinapakapal din ng birth control pills ang cervical mucus ng isang babae. Nagsisilbi itong harang para hindi ma-meet ni sperm ang egg cell. Ano nga ba ang benepisyo ng paggamit ng birth control pills? So number one, kung ikaw ay active sa pakikipagtalik at ayaw mo pang mabuntis o hindi mo pa planong mabuntis, no? So, mainam ito na gamitin para makaiwas sa unwanted pregnancy. Number two, makakatulong rin ang pag-inom ng birth control pills para ma-regulate ng tama ang cycle kapag ang babae ay merong irregular menstruation. Kaya naman sa mga babaeng may PCOS or PCOS na tinatawag, so isa to sa mga ina-advise ng mga doktor, no, para maging regular ang period nila, lalong-lalo na sa mga kababaihan na gusto nang magbuntis pero meron silang PCOS. So, minsan pinapainom sila ng doktor ng pills, hindi para hindi mabuntis, kundi para makorrect yung kanilang cycle, ang kanilang menstrual cycle. Kasi nga, sa mga babaeng may PCOS, meron silang hormonal imbalance na tinatawag at nagkakaroon sila ng problema sa kanilang buwan ng dalaw. So, hindi sila buwan-buwan dinadatnan, kumbaga, hindi pare-pareho yung cycle ng kanilang period. Number 3. Fully reversible. Sinasabing ang pag-inom ng birth control pills ay nakakatulong rin para bumilis na magbuntis ang isang babae. So kung mapapansin niyo, may mga nagsasabi na kung gusto mong mabuntis, uminom ka rin ng pills. Paano nangyayari to? Kung ikaw ay merong irregular na period, no? So, kung iinom ka ng pills, magiging tama ang cycle ng iyong regla. So, buwan-buwan kang re-reglahin dito. Kapag buwan-buwan kang re-reglahin, ibig sabihin buwan-buwan ka din nag-ovulate. So, mas mataas ang chance na mabuntis ang isang babae kung buwan-buwan siyang nag-re-regla at kung alam niya kung kailan siya nag-ovulate. So, kaya yung tinatawag na fully reversible na benepisyo ng pag-inom ng birth control pills. So, paano nga ba iniinom itong birth control pills na to, no? So, may mga kababaihan kasi na hindi alam kung paano nga ito inumin. Kasi nga, ang dami-daming version ng pag-inom ng control pills na ito. So, actually, noon, isa lang talaga yung way kung paano inumin ang birth control pills. So, ayon sa pag-aaral noon, ang pag-inom ng birth control pills ay kinakailangan araw-araw mo itong inumin sa loob ng 21 days. Isang tabletas lang sa isang araw ang iinumin mo. So, pag natapos mang 21 days, susunod nito ang 7 days na pag-inom ng placebo. Ibig sabihin, ginawa lang ito pero hindi ito totoong gamot. So, maaaring ito ay sugar lamang. So, sa mga araw na umiinom ka ng placebo, dun sa 7 days na yon, so, ang babae ay nireregla sa mga araw na yon. Pero sa panahon ngayon, may ibang version na ang pag-inom ng birth control pills. Yung iba ay 4 na araw lang ang pag-inom ng placebo at yung iba naman ay wala talagang placebo na iniinom. So, kapag may regla ang isang babae, wala siyang iinumin kahit na ano. Ibig sabihin, sakto lang po yung pills na ibibigay sa inyo, no? Kapag kayo ay dinatnan, wala kayong iinumin kahit na anong tabletas or placebo na gamot. Kadalasan may mga instruction naman po, no? Kapag bibili tayo ng pills, dun sa likod ng box, may instruction yung kung paano natin iinumin, kung paano tayo mag-uumpisa or kung kailan tayo mag-uumpisa sa pag-inom ng pills. So, mainam na lang po na basahin natin
natin yung instruction bago tayo uminom ng birth control pills, no? So, sundin natin kung ano yung instruction sa likod. So, alamin natin ano nga ba ang epekto ng pag-inom ng BCP o birth control pills. Siyempre, kapag iinom ka ng isang gamot, meron itong side effect na tinatawag. So, makikita po ang mga side effect nito 2 to 3 months pagkatapos mong uminom ng birth control pills. So, number 1 na lang dyan, pagkakaroon ng acne. Number 2, pagdurugo or pagkakaroon ng spotting between your period. Number 3, pagtaas ng blood pressure. Number 4, makakaramdam ka din minsan ng depression. Number 5, pagkakaroon ng fatigue. Number 6, pagkahilo. Number 7, nagkakaroon ka ng fluid retention. Ibig sabihin nito, hindi mo masyadong nailalabas ang tubig sa iyong katawan. Number 8, pagsakit ng ulo. Number 9, pagiging magana sa pagkain. Kaya yung iba, kung mapapansin nyo, kapag umiinom sila ng pills, bigla silang tumataba. Kasi isa sa mga side effect nito ay ang pagiging magana sa pagkain. Number 10, hirap sa pagtulog. Number 11, pagkakaroon ng melasma o pagkakaroon ng dark patches sa bahagi ng mukha. Number 12, pagkakaroon ng mood swing, naduduwal at nasusuka, pagsakit ng bahagi ng dibdib, at ang panghuli, pagtaas ng timbang. Yes, kasi nga, diba, nagiging magana ka kapag ikaw umiinom ng birth control pills. So, expect mo na kapag ikaw ay magana sa pagkain, tataas nga ang iyong timbang. So, kung sakaling tumagal na ng 3 buwan at nakakaranas ka pa rin ng mga ganitong epekto ng gamot, no, pinakamainam na bumalik ka sa iyong doktor para marisitan ka ng ibang klase ng birth control pills. Ano-ano naman ang mga health risks o maaaring masamang epekto ng pag-inom ng birth control pills? Number 1, pwede kang magkaroon ng blood clot. Number 2, pagkakaroon ng gallbladder disease. Number 3, heart attack. Number 4, pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Number 5, liver cancer. At number 6, ang panghuli, stroke. So yan po yung mga masamang epekto ng pag-inom ng birth control pills. Although hindi pa naman totally napapatunayan tong mga to, no, pero mas mainam na tayo ay mag-ingat. So, ayon sa pag-aaral, kung ikaw ay nasa edad na 35 pataas at ikaw ay naninigarilyo, high risk ka sa pagkakaroon ng mga ganito, ng mga blood clots, stroke, mga ganyan. So, kinakailangan kapag ikaw ay naninigarilyo, lalo na kung matagal ka nang naninigarilyo, no, huwag basta-basta iinom ng pills, pinakamaina, magpakonsulta ka muna sa iyong doktor. So, kadalasang tanong, ligtas nga bang uminom ng birth control pills ng matagal? Ang pag-inom po ng pills sa mahabang panahon ay safe na daw. Pero may mga nagsasabi ayon sa pag-aaral na kapag ikaw ay matagal nang uminom ng birth control pills, ikaw ay maaaring magkaroon ng iba't ibang klase ng cancer katulad ng cervical cancer at breast cancer. Ito ay ayon sa pag-aaral lamang, no? So wala pa talagang pruweba kung totoo nga ba na nakaka-cause ng cervical cancer or breast cancer ang matagalang pag-inom ng birth control pills. Meron din mga nagsasabi ayon sa pag-aaral na ang pag-inom ng birth control pills ng matagal ay nakakatulong para naman makaiwas sa pagkakaroon ng ovarian cancer at endometrial cancer. So wala pa po talagang pruweba kung alin nga ba sa dalawa ang totoo. Pero pinakamainam kung tayo ay iinom ng birth control pills, lalo na kung nagpapacheck up tayo, no? Or kung mayroon tayong mga dahilan kung bakit tayo umiinom nito, aside sa unwanted pregnancy, kung halimbawa mayroon kang irregular period, pinakamainam na ikaw ay makukonsulta sa iyong doktor. Tandaan na pinakamainam na tayo ay may tamang kaalaman at tamang impormasyon ang ating nakukuha mula sa mga tamang tao na ating pinagkakatiwalaan. So, sana nagustuhan po ninyo ang video na ito at sana nakapagbigay ako ng maliit na information sa inyo. Kung may iba pa po kayong gustong malaman tungkol sa pag-inom ng birth control pills, ay maaari nyo pong bisitahin yung site na aking pinagkuhanan, no? So, sa healthline.com, pwede nyo pong dalawin ang site na yon at marami pa po kayong mababasa tungkol sa birth control pills. Sana nagustuhan nyo ang video na ito at kung bago ka sa aking channel, huwag mo pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell para maging updated po kayo sa mga i-upload ko na videos. At thank you so much po sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga vlog. At sana wag po kayong magsasawa na manood ng aking mga video. Thank you so much for watching. See you again sa susunod ko na vlog.